Hello everyone, this is Janine and today I'm going to share with you guys my experience throughout my college admission sa Cavite State University main campus. So if you're interested, just keep on watching. So ayun na nga guys, noong December 7, 2022, nagpasa ako ng requirements at ang una ko nga pala kinuhang course ay Bachelor of Science in Nursing. And noong February 1, 2023, doon naka-schedule yung entrance exam namin. And ayun na nga, sobrang rush nung exam. As in, iba't ibang kategory siya, pero dapat masagot mo yung isang kategory within 5 minutes only. So meron doon yung mga items na 30, 20, 40, at meron pa doon mga 100. But ayun na nga, natapos din naman. Sa una, syempre nakaka-pressure. At alam mo, yung kaba, hindi mo sure kung ano yung tinatake mong exam. Parang hindi mo pinag-aralan, ganyan-ganyan. Actually, yung may part na hindi talaga namin pinag-aralan. Pero, alam mo yun, gamitan na lang talaga ng common sense. So, nung May 2, May, I don't know, hindi ko sure kung May 2 nga ba yun. Basta May 2023. Naglabas na ng results si Kavsu about sa entrance exam. So, ayun, kinilig ko yung link. Hinanap ko yung control number ko, which is nasa 500 plus nga. But, unfortunately, hindi ko makita yung aking control number. Meaning, hindi po ako nakapasa or, in short, I failed. So, nung nakalagay na yung mga qualified applicants, may nakalagay pa sila dun sa baba na pwede daw kami mag-reapply. So, nagkaroon sila ng reapplication form kung saan pwede ka pong mag-reapply. But, kailangang iba na yung course na pag-a-applyan mo. So, ang kinuha ko, may pinagpipilian kasi ako kung BS Bio ba or BS in Midwifery. So, sa BS Bio, meron na lang silang 6 slots. Kaya, medyo alanganin. Kaya, ang kinuha ko na lang, BS Midwifery kasi meron pa silang 61 slots. So, after 3 days, or nung June, naglabas na sila ng reapplication form and paunahan yon na mag-reapply. So, hindi, nung time na yun, hindi ako sure kung makakapasa ba ako sa reapplication kasi baka madaming kumuha ng midwifery. So, anyway, nag-submit pa din ako ng reapplication form ko, which is sa BS Midwifery nga. And after 3 days daw, makikita na daw yung results sa email namin. I-email daw kami. So, nung 3 days na, ayun na nga, nag-email na sa akin. I passed. Nakapasa ako sa reapplication. Ang next step naman namin is interview. Kailangan po kami interview kasi ganun po talaga kapag mga health-related yung course mo, kailangan talagang interviewin ka muna bago ka makapasa sa course na yun. So, July 13 kami in-interview. So, nung una, syempre, nag-orientation muna. Sinabi dun kung yung mga gastusin, yung mga ideas para sa mga midwifery. And after ng orientation, doon na kami in-interview. In-assign kami sa mga kada instructor or professors. So, ang nag-interview sa akin ay si Ma'am Charmaine Messina. Siya po ay isang registered midwife. And I'm not sure kung may iba pa siyang position doon. So, nung ini-interview na ako, syempre, dapat confident talaga. Para, syempre, alam mo yun, para makapasa, ganyan-ganyan. Dapat nakatingin ka lang sa mata niya. Dapat honest ka sa mga sagot mo. So, nung natapos ako interviewin, malalaman daw na makakapasa ba ako or not kinabukasan. I-email daw nila ulit yung mga nag-apply sa midwifery. So, kinabukasan, nakatanggap ako ng email. Ayoko siyang i-open kasi baka, baka failed na naman to. Pero,
nga, syempre kailangan kong buksan kasi may mga may next step pa, which is yung med exam. So, pagka-open ko, ang bungad sa akin. Congratulations. So, I passed the reapplication. I passed the interview. Ang next step is yung medical examination. So, nagpa-medical ako nung July 23 at nakuha ko yung result nung July 24. And sinabit ko yun sa CAVS Infirmary para makakuha ng med cert. So, nung nakakuha na ako ng med cert, after 3 days nakakuha ako ng med cert, nagintay ako ng 3 days ulit para makapagpasa na sa CAVS. So, August 2, pinasa ko na yung mga requirements. So, ayun, August 2, binigyan kami ng blue na papel, yellow, tsaka white. So, yung blue is para sa Form 137, letter para makakuha ng Form 137 sa previous school namin. So, yung yellow paper naman is for ipapasa ata namin yun kapag first day of class na sa magiging advisor namin. Tapos, yung white paper naman is letter siya para sa orientation, general orientation. So, yun na nga, iniintay ko na lang yung mga date na yun. Kung kailan, sa September 14 nga may orientation kami, September 25 start na ng klase. And, buti na lang, pinapayagan kami mag-civilian muna ng 1 month. So, pwede pa akong hindi muna magpatahe dahil, ayun na nga, financial problem. But, however, alam ko naman na makakapasa ako dito sa ano. So, anyways, magkakaroon po ako ng main content sa channel na to. So, ang channel na to ay magkakaroon ng main content, which is, yung content niya is more on college life, college journey. So, syempre kailangan ko i-document lahat ng mga experience ko sa CAVSU as midwifery student. And yun na nga. Yun na yung main content ng channel ko. So, dito ko na tatapusin yung vlog ko and thank you for listening. And dahil nga end ako ng end, dito ko na i-end yung vlog ko. So, bye! See you on my next video.